Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Welcome po to another episode of Light from the Light. Ako po si Ilaw, TGIF. Thank God it's Friday po para po sa ating lahat. So sa mga gusto pong gumimik mamaya, sa mga po gustong uwi ng maaga para makapagpahinga, sa mga may plano this weekend, always remember to offer the day and the coming days sa ating pong Panginoon. Now, I just want to share 2 insights, 2 reflections, 2 lessons lamang po with regard to our gospel po for today na hango po kay St. Mark kung saan kinuwento niya ang pagpugot ng ulo ni Juan Bautista. Una, at itong una na to ay lagi na po natin itong naririnig, huwag na huwag tayo magbibitiw ng kahit anong salita kapag heightened yung ating emotion, kumbaga pag super galak tayo or super galit tayo, ganyan, kasi baka matulad tayo kay Haring Herodes kung saan sobrang saya dahil siya'y sinayawan, nakapag-promise, nakapagbigay ng salita na ibibigay daw ang kahit ano, kahit half his kingdom. Pero nung sinabing ulo ni Juan Bautista ang ibigay niya, di na disturb siya, kaso hindi niya na pwedeng ma-take back yung word niya. So yun, lesson sa atin din niya na baka sa atin mangyari ganun. So again, huwag masyadong magsalita, huwag magbibitaw ng salita kapag masyado or so, super heightened ang ating emotion. At pangalawa po, okay, if we know, alam natin sa sarili natin na meron tayong ginagawang masama, karumal-dumal, hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos, and somebody called our attention for that, then huwag na tayong makapalang mukha na tayo pa ang galit. Let us all be humble to accept our fault and to reflect on our lives, okay, at baguhin po ang ating buhay. Ganyan po kasi ang nangyari kay Herodias. Pinoint out ni Juan Bautista yung mali niyang ginagawa, which is nakikiapid siya, okay? Hindi naman siya asawa ni Herodes, pero dun siya nakikikabit. Tapos, nung pinoint out ni Juan Bautista, kinol yung attention niya, siya patong galit, siya patong nagbalak na patayin siya. So, yun lamang po, brothers and sisters in Christ. Again, pag super heightened ang emotion, huwag na huwag po tayo magbibitaw ng kahit anong salita. At, pag kinol out po ang ating attention regarding sa ating mga maling ginagawa na hindi kaaya-aya sa Diyos, let us be humble to change ourselves and to thank na rin yung tao for pointing out kung ano yung mali sa atin. So yun lamang po, brothers and sisters in Christ. Remember to share this video para mas marami pa po tayong makatekize at ma-evangelize. Happy Friday po sa inyong lahat and God bless po. Bye-bye!